Good evening. It's Friday, July 15, 8:12 p.m. And it's our Friday live group. July 15, naalala ko tuloy yung July 16 earthquake. Alala niyo ba yun? 1990. Kamusta kayong lahat? At welcome sa ating Friday Life Group. Good evening, Brother Shane. Let's start prayer. All right. Siguro, let's ask Brother Aldrin to lead us into prayer, opening prayer. Okay po. Dear Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, that we are gathered today to study your word, Lord. Lord, may this word and lesson be implanted into our hearts and in our minds, O Lord God, that we can apply it in our daily lives, O Lord God. May you give us focus and an attentive mind, Lord God, that we may dwell in your presence right now, Lord God, as we study and know more about you, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for the life of each one of us, Lord God. May you continue to bless each one, and may we bless your name tonight, Lord God. And we love you. We give you all the glory, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Magandang gabi po uli sa inyo lahat. So, nasaan na tayo? Exodus. No? At, kumbaga, we're talking about the very exciting adventure of the Israelites. No? Siyempre, tingnan muna natin siguro, magbalik na daw tayo sa Exodus 1. Diba? So ano ba nangyari sa Exodus 1? It started out when Israel was oppressed in Egypt. So remember, Exodus 1 is Genesis 51 actually. No, Genesis 50 is ended, no, in a graveyard because Joseph was buried, no. Patay na si Joseph. So sikat ang mga Israelites dahil sila yung naging channel of blessings ni Lord papunta sa Israel. Na-save sila lahat. Sikat si Joseph, but 100 years, probably a century after, itong si Joseph ay namatay na. Hindi na siya kilala ng mga bagong leaders, bagong Pharaoh, na bago na yung history, kumbaga. No, hindi na kinilala itong mga Israelites. So they were oppressed in Egypt. No, mababasa natin yan doon sa chapter 1 ng Exodus. Pagdating ng chapter 2, nagpadala na ang Panginoon ng deliverer. Pinanganak na si Moses, no? At during those times ay pinapapatay lahat ng bata na lalaki kagaya nung time ni Jesus, nung pinanganak si Jesus, pinapapatay din, ganun din, no? At dito naligtas itong si Moses, at hindi lang 'yon. Kumbaga, binless pa siya na makatira sa palace to be an adopted prince. Ayan. Thank you, thank you. Tapos, after 40 years ng pagiging prinsipe ni Joseph, he was accused of manslaughter. So, na-force siya na talagang ma-exiled, no, sa Midian. Nag-OFW muna siya. At doon, nag-stay siya na another 40 years kung saan nakilala niya kanyang asawa na si Sisifora. No, pagkatapos sa chapter 3, so 40 years sa Midian bilang shepherd, no, from prince to being a shepherd. So sa chapter 3, dito na kinausap si Moses ng Panginoon, no, through the burning bush, no. Pagkatapos sinabihan siya na kung sino ang Diyos, at siya ay tinatalaga na bumalik sa ano, sa Israel, no. Sabi doon, go and assemble the elders of Israel. Tapos sabi niya, ikaw ang magiging deliverer. So pagdating sa Exodus 4, sinunod naman ni Moses ang Panginoon. So nagpakita ng miraculous signs Panginoon kay Moses. Ipinakita ni Moses yung mga miraculous signs sa leaders ng Israel. Naniwala na may mga leaders. Pinakita naman niya ito kay Pharaoh. No? So, bumalik na siya sa Egypt. Diba?
So pagbalik niya ng Egypt, nagkaroon sila ng reunion ng kapatid niya, yung kanyang younger brother na si Aaron. Ayan. Pagkatapos, sa Exodus 5, kung saan ito yung pinag-usapan natin last Friday, eh, kinonfront na ni Moses si Pharaoh na asking that the Lord is telling Pharaoh, and Moses asked him to release, no, to let his people go. No, kung hindi, eh, makakakita siya ng mga plagues. Pero ang ginawa ni Pharaoh, hard-headed, no, kumbaga matigas yung puso niya rin, eh, lalo niya pang inoppress yung Israel. So yan, Moses, kasalanan mo na. Kasi nananahimik yung mga trabahador dito, ginugulo mo. So nagalit ngayon yung mga tao kay Pharaoh, tapos nagalit yung mga Israelites sa mga taskmasters, hanggang sa nagalit sila kay Moses. At si Lord, si Moses, eh, nagtatampo na siya kay Lord sa last part ng binasa natin, sabi niya. So Moses went back to the Lord and asked, "Lord, why have you caused trouble for these people? And why did you ever send me? Ever since I went into Pharaoh to speak in your name, he has caused trouble for these people. And you haven't rescued your people at all." So pinagdududahan na rin ni Moses, no? Kumbaga parang, ano ba naman yan, Lord? Ano ginagawa mo? Ikala ko ba tinawag mo ko dito? Ayan, tingnan natin. Karugtong nito, yung pag-uusapan natin ngayon, ang Exodus 6. So madami tayong mga natutunan, paano i-apply sa buhay, no? Patuloy natin itong ayan, ano nangyari sa adventure ng mga Israelites? At nakalabas na ba itong mga Israelites, no? Tingnan natin kung ano nangyari. Siguro, let's start with siguro Sister Jasmine, no, with verses 1 hanggang 4. Ayan. Okay po. Verses 1 hanggang 4. Ayan, ayan. Okay na po. Okay, go. But the Lord replied to Moses, "Now you will see what I will do to Pharaoh. Because of a strong hand, he will let them go. And because of a strong hand, he will drive them from his land. God promises freedom." Then God spoke to Moses, telling him, "I am the Lord. I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty, but I was not known to them by my name, the Lord. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land they live in as aliens." Thank you, Sister Jasmine. So, good evening, Sister Darren. So, good evening. Yes, good evening. Mapapansin natin na, kumbaga, what do you call this? Dali lang po, ayusin ko lang itong ano ko, aking screen para makita ko kayong lahat. Ayan. Mapapansin natin na nag-end yung chapter 5 sa tanong ni Moses. Lord, ano ba nangyayari dito? Bakit ganun? Ang daming mong pinramis pero wala naman natin natutupad. Di ba? Minsan dumating na ba tayo sa buhay natin na pinagdadaan natin ng Lord? Dami yung pinramis, Lord, pero parang wala naman nangyayari. Di ba? So, sa chapter 6, binuksan yung chapter 6 ng sagot ni Lord kay Moses. No? Sabi, nag-reply sa kay Moses, sabi niya, "Now you will see what I will do to Pharaoh." Kumbaga, ito na yung time ni Lord. Kasi nung time na pumunta si Moses, pinakita niya yung mga miracles, hindi naniwala si Pharaoh, yun pa lang yung time na kung saan ipapakita niya yung rason ba't siya nandun. Pero hindi pa time ni Lord mag-act. No? We need to understand kasi na it doesn't mean na walang nangyayari eh hindi na mag-a-act ang Panginoon. Kasi there's a time for everything. Hindi niya pa time mag-act yun.
Baga, ito yung time niya, nagagalaw na siya. Nang sa buhay natin, madaming pagkakataon na parang tahimik ng Diyos, di ba? Kasi hindi niya pa time mag-act. Hindi dahil sa nakalimutan kanya. Kasi alam niya yung perfect timing. May tempo. Di ba? Hindi siya yung contra-tempo. Sabi ng Panginoon, now you will see what I will do to Pharaoh. Ngayon makikita mo kung anong gagawin ko kay Pharaoh. Dahil matigas ang kanyang kamay, no? Eh, because of a strong hand, he will let them go. And because of a strong hand, he will drive them from his land. So may puwersa na may puwersang gagamitin ang Panginoon. Pagkatapos, ang maganda sa Panginoon kasi, after niya i-reassure ka na may gagawin siya sa pinangako niya sa iyo, no? Kumbaga, ipapakita niya uli yung mga past na ginawa niya. Ako niyo, ganun din sa season ng life natin. Kumbaga, parang minsan nagdududa tayo sa Panginoon, natatakot tayo sa future, parang napaka-gloomy ng kinabukasan, di ba? And then he will start to discuss yung mga promises, no, na binigay niya at nagawa niya, no. Kumbaga nagpapakita ng resibo ang Panginoon. Nice. Dito sa parte na to, anong resibo yung pinakita niya? Di ba? Good evening, Pastor Bert. Magandang gabi po. Sorry po, na-late ako. Wala, Pastor. Dito, pinakita niya ang resibo. Ito, pinaalala niya. Ano yung pinaalala niya? Pinaalala niya yung history. Sabi niya, I am the Lord. Papansin niyo yung L-O-R-D, puro capital. Ang ibig sabihin niyan, Jehovah. Di ba? Sabi natin, pag sinabing Jehovah, is pertaining to his people. Pagkausap niya, parang ako, limbawa, pagkausap ko yung anak ko, ang gamit ko daddy kasi meron kaming relasyon. Pagkausap ni Lord yung mga anak niya, ang gamit niya Jehovah. Pagkausap ni Lord, babe, sinabi siya gagawa tayo ng ano, gagawa siya ng malaking bundok or something, anything. No, ang gamit niya Elohim, no? So parang ako, ang gamit ko, Jeff, pagkausap ko, hindi ko anak, parang gano'n. Pero pag anak ko, daddy, parang gano'n. So personal. So hindi niya sinabi dito na I am Elohim, hindi. Sinabi niya, I am the Lord, I am Jehovah. So I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty. So pinaalala niya lang kay Moses kung sino siya. Sometimes, ang Panginoon, minsan kailangan paalala niya kung sino siya. Diba? Na siya ay mabuti, siya ay mabait, siya ay maalalahanin, compassionate, mapagbigay, 'di ba? Generous. Kumbaga tayo, paano ba natin naaalala ang Panginoon? Kaya importante talaga na nagbabasa tayo ng Biblia. Na-remind tayo ng goodness ng Panginoon. Importante na nag-aano tayo na praise and worship. Kasi yung mga lyrics ng praise and worship songs, it talks about yung goodness ng Panginoon. Yung kabutihan niya, yung kanyang kaluwalhatian, no? So dito, pinapaalala ni Lord sino siya. Ini-establish ulit sino siya. So sabi niya, I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land they live in as aliens. Remember, yung promise na to, no, nakalimutan na ng Israel kasi okay na sila sa Egypt eh. No, ito yung promise ni Lord kay Abraham nung kinuha niya si Abraham from the land of Ur, dinala niya sa Canaan. 'Di ba? Hanggang nagkaanak si Abraham sa Canaan, si Isaac, and then si Jacob, and then yung family ni Jacob lumipat sa Egypt because of famine. Kasi nandun si Joseph. Ngayon, ang gagawin ng Lord, ipu-fulfill niya lang yung promise. Ibabalik niya lang sila doon sa Canaan. In fact, many years ago, yung mga Israelites ay na-dispersed, no, all over the world. Pero after World War II, what happened sa history? Eh, di ba, ibinalik din sila. Nagkaroon ng state ang Israel. Di ba? Kaya sabi nga,
na maraming Bible scholars, eh, isa sa mga signs of the times ang pag-reinstall ng State of Israel. Dahil nakalagay sa Biblia, pag bumalik na yung mga tao ng kanyang bayan, no, that would be signs of the times. No? Kung saan na minanirahan sila bilang aliens. Alright? So, dugtungan natin, no? From 5 to 7. Ayan. Sister Amy, makikibasa po. 5 to 7. Nakamute po kayo, sister. Sa ko ng bata. Furthermore, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are forcing to work as slaves. And I have remembered my covenant. Therefore, tell the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from the forced labor of the Egyptians and rescue you from slavery to them. I will redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. I will take you as my people, and I will be your God. You will know that I am the Lord your God, who brought you out from the forced labor of the Egyptians. So pinaalala niya na ano, thank you, Tita Amy, pinaalala niya na ano, na, na teka lang, naririnig ko kayo, hindi naman ako bingi. Yung mga inanain niyo sa buhay, yung mga sakit ng puso niyo, yung mga paghihirap niyo. No, same as now, no? Kasi ang Panginoon ay Alpha and Omega. Parehas lang naman sa noon at ngayon. So kahit anong sakit ng puso natin, naririnig niya tayo. Maaring meron tayong physical ailment, nakikita niya tayo, naririnig niya tayo. Maaring we are having instances na tayo ay nagkakaroon ng emotional problems, nakikita niya tayo, naririnig niya tayo. Maaring nagkakaroon tayo ng mga relational problems, no? God is here, no? Kumbaga, sabi niya, naririnig ko kayo, nakikita ko kayo, no? At dito, inisa-isa niya, detalye, kung ano yung sitwasyon ng Israel. Kaya naman, kumbaga, nire-remind niya na huwag kayong mag-alala. I will redeem you with an outstretched arm and great acts of judgment. Ayan. Siguro maganda dito magbigay tayo ng mga example na nanalangin tayo sa Panginoon at narinig ka. Ah, narinig ka ng Panginoon. No? Alam mo, sinagot ka. Ayan. Good evening, Tita Elvi and Pastor Bob. Good evening po. Good evening po. Good evening. Opo. Sino gustong mauna? Sino gustong mauna na kumbaga napansin mo talagang inano ko ng Lord ah. Sinagip ako sa pagkakataong ito, parang ganoon. Who wants to start? Kagaya ng experience ng Israel. Okay, si chapter 6. Ayan. Sino pong gusto mag-share? Kasi sinabi niya dito, inulit niya na naman eh, I am the Lord with capital L, capital O, capital R, capital D. And I will bring you out from the forced labor of the Egyptians and rescue you from slavery. Were there times in your life na parang ako sabit ako dito, pero you felt God na you felt the hand of God being outstretched, no, and helping you. Noong una parang tahimik siya, and then eventually when his time came, you felt that, oh, the Lord is helping me, no, whatever situations you were into, maring physical ailment man yan, maring relational problem man yan, financial problem man yan, or work-related, career problem, or anything, immigration problem, whatever na you had a problem, pero
naramdaman mo, no, na his outstretched arm and great acts of judgment. No? Kumbaga, he will be your God, no. Kumbaga, and he will brought you, he will bring you out of the Egyptians, out of the Egyptians. No? So, kayo, anything na you wanna share? Wants to share. Meron lang ako naalala siguro. Ano? Yung kinukwento dati ni Aldrin, no? Kasi alam niyo si Aldrin na aksidente siya eh. No, drink ay pakita mo 'yan, no. Meron siyang centipede sa. Good evening, Pastor Ray. Sige, Aldrin, ikwento mo 'yung nangyari diyan. Medyo interesting 'yan kasi kala niya patay na siya. Parang naglalakad lang ba ikaw noon? Tapos, sige, Drin, kwento mo. Ano po eh, from work, tumatawid lang po ako sa stop sign. And then, imbis na huminto po yung car, dire-diretso po siya, binanggap po niya ako. So, pag-land ko po dun sa daan, nagulat po ako, hindi ko na magalaw. Tapos, naalala ko, ginanong ko kasi yung hood nung kotse, ay ang bilis nung impact. So nagulat ko po, hindi po gumagalaw yung kamay ko. So natakot na po ako. And then, nung dumating po yung paramedics, nakita po nila lumabas nga daw po yung buto, putol. Oh my goodness. Putol yung buto? Tapos, so, tapos naputol po siya. Putol. Hit and run yan, di ba? Hit and run po, papo. Hanggang so, ngayon, hindi po nalaman kung sino yan. Hindi na po nalaman. Kasi po, chinek po yung mga CCTV, masyado pong madilim. Hindi na po nakita. So nakalusot siya, no? Apo. Sa mata ng tao. Pero sa Diyos, eh, may consequence. Oo. Tapos ano nangyari? Di akala mo. Ito si Jasmine, nasa Pilipinas pa ba nito? Hindi po, andito na po siya. Kaso andito po, 1 year old pa lang po si Anaya noon, tapos breastfeeding. So, di po niya ako masamahan sa ospital. Ikaw pa naman ang breadwinner, no? Kumbaga. Oo. Akala ko po, inoobserbahan ko siya nung anak ko si, nung na-accidente siya, tinawagan ako. Ako muna pinapunta dun na, ni mami. Akala, tinitinan ko siya kung conscious ba siya or unconscious siya. Kasi nga yung sitwasyon po na ang bagsak niya, pati haya. Yeah. Na delikado yung ulo niya, delikado po lahat eh. Kaya kinakausap ko siya, okay ka lang. Yung titignan ko po yung itsura niya kasi natatakot din po ako nun dahil pag nawala siya, paano na lang? Yung parang, ganun po yung... Pero hindi ko sa kanya pinapakita na takot ako. Parang kinakausap ko lang siya doon sa may ambulance. Pero nandun na yung ano ko po, fear ko. Yeah. Paano ka ginamot? I mean, sinong nag-shoulder ng ano mo? Ayan, Aya. Hello po. And then ano po noon eh nung nasa hospital po, parang kung ano-ano po umiisip, tumatako sa isip ko habang nasa stretcher po ako, parang paano kaya 'to, makagalaw ko pa kaya ko yung kamay ko, makapaggitara ba ako, makapagbasketball pa ako. Yeah, ang daming manawala. Tapos ang dami po. Trabaho pa ba, 'di ba? Yung nga po, makapag-work pa po ba ako, paano po magta-type or gagawin yung mga regular that I usually do. Opo. So, ayun kung ano nung fear na or uncertainties na pumapasok po sa isip ko nun. Pero, I still had faith na God will make a way. And then, yun po, 2 days before ako maoperahan, yung mom ko nagbabantay sa akin. So, pray kami ng pray na maging successful yung surgery. And then praise the Lord po na yung successful yung surgery ko. Yung panaginip mo habang kang sinasurgery ka. Ano nga ba? Yung para ka Iron Man. Kaya nanaginip ako. Ang tagal nung po operation, nagulat po nung pagkagising ko, 5 hours na pala ako tulog. Oh. Po, then nanaginip po ako na ano, na parang ako si Iron Man. Kinakabitan. Pero may bakal ka talaga dyan, di ba? May bakal na po at saka si Cruz. Tumutunog ka ba pag pupunta kang Disneyland or ano? Sa hindi po eh. Hindi po tumutunog. Sa airport po sa airport, yata. Di pa natatry.
Pero sino nagbayad nung ano mo nung fees mo sa hospital? Insurance po. Ah, insurance. Sinagot po lahat. Sinagot po ng insurance. So, yeah. Kasi ilang months ang recovery mo? Ano po, mabilis lang din po eh. Siguro mga ano, December, January. Pagdating po ng April, nag-start na po ulit ako mag-basketball eh. So, 4 months. At saka after 2 weeks po, pumasok pa siya sa work. Pagka-opera. After 2 weeks, pasok na po kagad. So, after New Year, pumasok na po kagad ako sa work. Oh, grabe. Okay. Eh. So, naka-sling po ako and then nagta-type. Nakapag-work na po ako nun after 2 weeks. So, praise the Lord talaga. Yeah, siguro na mga first 3 days, medyo tolero ka, confused ka. Opo. So, nasa... opo eh. Tapos kaya nga po, last week, naiyak po ako dun sa, ano, kay Patrick. Oo. Nag-freeze. So, na-touch ako kay Patrick na sana pagalingin din siya ni Lord. Okay. Recording the principal stuff. Minung laman. Di uling yung aming ano. Ay, fine namin, di uling eh. Kailangan lalagyan mo ng uling para gumana. Ayun, pinapwento ko lang po, Pastor, yung kay Patrick po, na-touch Patrick, po ako. Oh. Po yung last week, nung nag-sugod bahay tayo. Kasi parang nakarelate po ako na yung feeling na parang down na down ka dahil parang feeling mo you're useless, you know, napabigat ka, wala kang silbi. Parang na-antig yung puso ko sa kanya. So, after na that po. Opo, pinag-pray ko po talaga si Patrick. I also felt that once in my life na parang wala akong silbi. Alam mo yan, parang useless, parang ganun. And I even, kumbaga, sinisisi ko si Lord. No, talagang masama ang loob ko. Yung prayer ko, galit. Parang yung prayer ni David. Kumbaga, parang sabi ko, ginagawa ko naman yung lahat, ganun. Pero eventually the Lord showed me na kaya ko pala dinaanan yun. Now I know, parang ganun. Nakahiyang-hiya naman ako ngayon, but na-realize ko na mali ako. Parang ganun. How about the others, no? Any situation that the Lord parang put you, kumbaga allow you to be in that situation, but kumbaga parang tahimik naman ni Lord, sabi niya, sisave niya ako. Pero eventually nakita niyo yung hand niya na naka-outstretch na hinihila ka niya na, no, from that scenario sa buhay mo. Anybody? Hello, sorry ulit. Nawala na naman ako. Ayan, naka-freeze pa rin ata kayo. Or am I back? Naririnig niyo na ako? Nakikita niyo na ako? Hello, hello. Meron na po. Okay na. Okay na po, Pastor. Oh. How about the others? No, meron ba kayong instances sa buhay na ganun? Na parang nasa Egypt ka? Tapos si Lord parang hindi mo nakikita? Parang iniwang ka na. Parang ganun. Anybody? Ay. I made a boat. Ano natin? What do you call this? Ipagpatuloy natin pagbabasa ng Biblia. All right. Let's go now to Tita Fe. Tita Fe, kindly read verses 8 to 10. Okay. I will bring you to the Lord that I swore
to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. Moses told this to the Israelites, but they did not listen to him because of their broken spirit and hard labor. Then the Lord spoke to Moses, go and tell Pharaoh, king of Egypt, to let the Israelites go from his land. Okay, so kumbaga merong certification na nangyari, parang kumbaga sinil na ng Panginoon, no? Na I will bring you to the land that I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob. And I will give it to you as a possession. Tapos ang sabi niya, mapansin niyo dito, no? I am the Lord, capital L, capital O, capital R, capital D, period. So dito parang sinesertify niya, sa akin galing tong message na to, and I'm telling you, totoo to, at eto na, action na ako, kumbaga. So anong ginawa ni Moses kung babasahin niyo sa verse 9? Moses told this to the Israelites. So sinabi niya, oh, ito na yung sagot ng Lord. Kasi sabi niya, hindi niyo siya naririnig, hindi niyo siya nakikita, tapos hindi niyo siya nararamdaman na nangako siya, pero parang wala naman nangyayari, di ba? Pero ito na yung sabi ng Lord. No? So verse 9, sabi niya, Moses told this to the Israelites. No? Lahat na sinabi ng Lord kay Moses. But they did not listen to him because of their broken spirit and hard labor. Hindi naniwala yung mga Israelites. No? Were there times in your life na parang may mga affirmations na binibigay sa atin ng Panginoon? Pero minsan parang, same-same lang yan, parang ganun. Na kumbaga, hindi mo na-missed mo na the Lord is talking to you kasi meron kang broken spirit. Diba? Because of sins, because of not trusting the Lord, hindi mo na-missed mo yung message ng Panginoon. Were there instances na experience yan sa buhay niyo? Anybody? Kung gusto mag-share. Sabi niya sa verse 10, no? Then the Lord spoke to Moses, go and tell Pharaoh, king of Egypt, to let the Israelites go from his land. No? Ito na yung kumbaga last warning ni Lord. No? Kasi tingnan yung haba ng pasensya ng Panginoon, di ba? Ilang beses niya sinabi kay Pharaoh. Palabasin mo na yung mga anak ko. Kumbaga, kung napapalibutan na kita, parang ganun. Sumuko ka na. Di ba? Pero wala eh. Tigas ng ulo ni Pharaoh, tigas ng ulo ng Egypt. Di ba? Same thing with the enemy now. The Lord is telling the enemy, kumbaga, touch not my anointed one. Di ba? Hindi ka mananalo. Kumbaga, lahat yan, mga anak ko, inanoint ko, binless ko, so, wag mo silang papakialaman. Parang gano'n. Di ba masarap papakinggan yan na parang somebody's backing you up? Di ba? Yung parang sagot kita. Parang gano'n. Di ba? So, imagine mo, ninong mo si FPJ. Di ka, pag napaaway ka, tatawagin mo lang si FPJ. Parang gano'n. Verses 12 hanggang 13. Yan, makikibasa. Si Sir Darren, pwede ka ba magbasa si Sir Darren? Yes. 12:13. But Moses said in the Lord's presence, the Israelites who met him, then how will Pharaoh listen to me, since I am such a poor speaker? Then the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them commands concerning both the Israelites and Pharaoh, king of Egypt, to bring the Israelites out of the land of Egypt. Oh, yun na naman yung ano, no? Yun na naman yung parang concern ni Moses, di ba? Naging concern niya na yan before eh. Sinolusyonan na nga yan ni Lord, di ba? No, sabi niya, Lord, paano naman makikinig sa akin yung mga Israelites? Kasi
the Israelites will not listen to me, then how will Pharaoh listen to me since I am such a poor speaker? In fact, kahit na eloquent speaker si Moses, hindi naman maniniwala yung mga Israelites kasi nga hindi naman ang problema yung speaking ability ni Moses. Ang problema is yung broken spirit ng Israelites, no? Sometimes tayo, ang problema talaga yung broken spirit natin. No, bakit hindi tayo nagbe-breakthrough, nagkakaroon ng breakthrough, no? Kasi broken spirit, yun yung namamayani sa buhay natin. Kaya altar calls are very important, no? Every Sunday, very important. Kasi through altar calls, pwede niyang ma-repair broken spirit. Not the pastor, not whoever, but the Lord, no, is always present sa altar call. And if He's calling you, kalimutan mo yung katabi mo sa kanan, sa kaliwa. Di ba? At lumapit ka sa Panginoon. Di ba? And kumbaga, ipakita mo sa kanya yung broken spirit mo and siya ang mag-aayos niyan. Siya yung mag-repair ng yung broken spirit. Di ba? Ako hindi ko maalala kung ilang beses akong nagpabalik-balik sa altar para lang na ipakita sa Panginoon yung aking broken spirit. Di ba? So, di naman masama yun. In fact, makakabuti nga sa yun. Kasi every day is ano, it's a, sabi nga, it's a continual process improvement. Diba? So, sabi niya, then the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them commands concerning both the Israelites and Pharaoh, king of Egypt, to bring the Israelites out of the land of Egypt. So, pagkatapos dito, mababasa natin sa verses 14, in genealogy of Moses and Aaron. Ayan, so parang ano to, parang census, no, kung sino-sino. Siguro, pabasa natin kay Sister LV. Sister LV, yung genealogy, no? Hanggang, tingnan natin, saan ba ito? Hanggang... Yeah. Saan po? Hanggang... Haba-haba. Yan. Hanggang 25. Sa we are through... Kumbaga, we are true to the promise that we will read the Bible word for word. Although wala tayong masyadong, kumbaga... genealogy. Kumbaga, yung pag-uusapan sa genealogy. Pero let's read it pa rin. No? Kumbaga, in a way na... Para maintindihan natin saan nanggaling yung mga pangalan. No? So, siya po. Sige po, Tita LV, genealogy of Moses. Verse 14 po, these are the heads of their fathers' families. The sons of Reuben, the firstborn of Israel, Hanok and Palu, Hezron and Carmi. These are the clans of Reuben. The sons of Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, ano po yun? Jakin, Zohar, and Shaul. The son of Canaanite woman. These are the clans of Simeon. Simeon. These are the names of the sons yan of po yung, Levi. Yan po yung pangalawang anak ni ano, no? Kasi una si Reuben, tapos okay. Yung pangalawang anak si Simeon. Pero mapapansin niyo dyan, si Zohar and Shaul, the son of a Canaanite woman. Ibig sabihin, itong si Simeon, Diba si Reuben bakit nawala yung kanyang ano yung kanyang birthright kasi tinabihan niya yung isa sa mga nanay ng kapatid niya, isa sa mga maid servants ng ni Leah, actually ni Rachel, at saka naging asawa ni ng tatay niya. Ngayon itong si Simeon, bakit hindi rin wala sa kanya yung ano yung birthright? Kasi nga nag-asawa siya ng ano kay Canaanite woman, no? Kumbaga hindi yung kumbaga hindi nila kapanalig, parang ganun. Verse 16, Tita Elvi. These are the names of the sons of Levi according to their family records. Gershon, Kohath, and Merari.
Levi lived 137 years. The sons of Gershon, Livni and Shimei by their clans. The sons of Kohath, Amram, Izhar, Hebron, and Uziel. Kohath lived 133 years. Pasandali lang dito, Elby. Ito si Levi, ito naman yung pangatlong anak na kung saan nanggaling yung tribe of Levites, yung mga Levites, yung mga naging priest, no? Kung saan nanggaling yung lahi ni Moses at saka ni Aaron. Di ba? At saka mapapansin nyo dito, ilang taon na namatay si Levi? 137. So mababa na yung ano, numbers ng ano, ng buhay ng tao, no? Kasi sabi ng Lord, magiging 120 na lang. No, in fact, ngayon, kumbaga ang achievement na talaga na maka 120 ang tao. Pero kay Tita Fe hindi nag-a-apply yan. Mga 500 si Tita. Si Tita Fe 500 yan. Si Professor. Grabe. Pero 91 ang lakas-lakas si Tita Fe, di ba? Parang si teenager. Eh. Oh, so kumbaga blessed na blessed. Awesome. Tita LB, pero si the sons of Kohath ba? Ano po? Merari. 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 The sons of Merari, Mali and Mushi, these are the clans of Levites according to their family records. Amram married his father's sister, Jochebed, and she bore him Aaron and Moses. Oh. Okay, stop po. Diyan po nanggaling si Moses at si Aaron. So medyo controversial lang po. Amram, sa verse 20, married his father's sister, Jochebed. So si Amram, okay, si Amram, ang napangasawa niya, yung tsahin niya, na ang pangalan ay Jochebed. Ang anak nila, si Moses at si Aaron. At saka siyempre, hindi lang kasi nilalagay yung pangalan ng babae. Si ano si Miriam. Diba? Yun yung panganay nila eh. Miriam, and then si Moses, and then si Aaron. Oh, so, sige, go ahead. Verse 21 po. The sons of Ishar, Korah, Nepheg, and Zikri. The sons of Uziel, Mishael, Elzaphan, and Sithri. Aaron married Elishaba, daughter of Aminadab and sister of Nashon. She bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar. The sons of Korah, Asir, Elkanah, and Abiasap. These are the clans of the Korahites. Aaron's son Eleazar married one of the daughters of Putiel, and she bore him Phinehas. These are the heads of the Levites' families by their clans. Phinehas, Brisita. Yeah. Oh, si Eleazar. Si Eleazar ay yung, if I'm not mistaken, siya yung, what do you call this, mentor ni Samuel. At siya yung tatay ni Phinehas at saka ni ano pangalan ng isang kapatid niya, nalimutan ko tuloy. Phinehas and basta sila yung pagka meron pupunta sa temple ng mga babae, nire-rape nila. Pagkatapos sila rin yung meron kasing pag-aalay yung fat offering, no? Pagkatapos yung lean meat, pwedeng kainin ng priest, no? Pero yung ginagawa nila, imbis na i-offer yung fat, kinakain nila yung fat. Kumbaga, chinichicharon nila. At saka kinakain nila yung para sa offering sa Panginoon. So, itong dalawang to ay binawian ng buhay ng Panginoon. Pag-aaralan natin yan, yung nangyari sa mag-aaman. So, Pastor, pareho apa? Yan doon sa mga anak ni Liba, ni sino yung isa, yung pastor sa... Nakalimutan ko yung pangalan niya, yung namatay silang tatlo, yung mga anak niya, ganun din ang ginawa. Sila po yan?
Sila po yan. If I'm not mistaken, double check natin, tita. Sila po yan. Phineas. Anak ni Eli. Anak ni Eddie. Di po ba yun? Apo. Ni Eli. At teka. Anak ni Eli. Sorry. Baka nga mali ako. Tingnan natin po. Phineas and Hopni. Yun. Hopni. Tingnan natin ah. Nakikita niyo po ba yung ano? Ayan. Tingnan sa Wikipedia. Okay. Who was the father of Phineas and Hopni? Eli. Ayan. Is Eli. And tingnan natin ah, kung Eli at si Eleazar ay isa. Eli and Eleazar are one. Aha. Okay. Eli was a descendant of Itamar, Eleazar's brother. The high priesthood was restored by the family of Eleazar in the person of Zadok. Oh. Mukhang magkaiba sila. No? Pero pareha sila ng pangalan ng anak. No? Anyway, hahanapin ko po, i-research ko tong si Eli at si Eleazar kung magkaiba ba sila. No? Teka po, tingnan natin sa Wikipedia, baka may sinasabi. Eleazar, priest in the Hebrew, second high priest, succeeding father Aaron. And so, nephew siya ni Moses, so siya nga si Eleazar, pero siya rin ba yung tatay ni ano? Bore him Phineas, eventually succeed. Yeah, parehas kasi, Phineas din yung anak eh. Aha. Pero time naman ni Samuel kasi yun. Pero malapit to sa time ni Moses. Mukhang magkaiba po silang tao. Yeah, kasi kung titingnan niyo yung ano, yung time frame, magkaiba eh. Pero I'll make sure na i-check ko po sa ano. I-check ko po sa logos, no? Matagal kasi pag nagbukas ako ng logos eh. So, anyway, alamin po natin kung si Eli at si Eleazar ay isa. Kasi para sila ng pangalan ng anak, Phineas din eh. Di ba? O tapos parehas din sila mga Levites, di ba? O baka naulit lang yung pangalan. So tingnan natin, tapos pabalitaan ko po kayo next Friday kung sila ay iisang tao o magkaibang tao. Ayan. So sa verse 26, no? Bakit biglang ang layo ng putok, no, ng kwento, napunta sa genealogy of Moses and Aaron. Kasi pinakita lang dito kung saan sila galing, in-establish kung legit ba sila na nagki-claim sa Israel, no? At saka ito yung ano nila, ito yung pinanggalingan nilang kasi ang Israel po, may record po sila, oral tradition, kumbaga parang kilala ko 'yan, yung anak ni ano Mangusting, yung magsasaka na ang tatay niyan ay gumagawa ng sapatos, si Mang Mario. So kumbaga meron silang ganun eh, na oral tradition eh. No? At saka siyempre malamang sinusulat talaga nila para talagang maalala nila, di ba? So sa verse 26 po, makikibasa po. Tita Pepot, makikibasa po. Verse 26 and 27. Tita Pepot. Okay, tawagin natin si Sister Lenlen. Good evening. Hi, good evening. Nakabasa po kayo. Ano po bang ano? 20... 26 and 27. Okay. It was through this Aaron and Moses whom the Lord told, bring the Israelites out of the land of Egypt according to their military divisions. Moses and Aaron were the ones who spoke to Pharaoh, king of Egypt, in order to bring Moses, the Israelites out of Egypt. Okay, nung sinabi na yung
genealogy ni Moses at Aaron, at pinakita na legit talaga sila, na sila ay mga members ng clan ng Israel, especially ng tribe of Levi, no? Dito, sabi ng Panginoon, bring the Israelites out of the land of Egypt according to their military divisions. No, siguro particular dito, patungkol din doon sa kanilang tribe, no? So Moses and Aaron were the ones who spoke to Pharaoh, king of Egypt, in order to bring the Israelites out of Egypt. So bumalik si Moses at si Aaron kay Pharaoh. Tingnan natin, anong nangyari? Okay? So ito na yung last part ng pangyayari. Alamin natin anong nangyari. Okay? So, okay. Justin, can you read? Moses and Aaron before Pharaoh. On the day the Lord spoke to Moses in the land of Egypt, he said to him, I am the Lord. Tell Pharaoh, king of Egypt, everything I am telling you. But Moses replied in the Lord's presence, since I am such a poor speaker, how will Pharaoh listen to me? Mm-hmm. So, yun pa rin, no? Yun pa rin yung problema ni Moses. Binabalik niya lang doon na, kumbaga, poor speaker nga ako, Lord. Ang problem talaga, hindi naman talaga yung pagiging poor speaker niya kasi meron na siyang Aaron to speak in behalf of him. Ang sabi pa nga ng Panginoon, I will be God to you and you will be God to Aaron. So, ibig sabihin, he will speak through Moses and Moses will speak through Aaron. No, actually, it is God's message. No? Kumbaga, dito, madami hina-highlight na ang dami namang problema para matapos na itong problema na to. Pero sa totoo lang, ang bottom line nito, ang pinanggagalingan kaya hindi maayos-ayos, broken spirit ng mga Israelites. Di ba? Hindi sila buo yung faith nila sa Panginoon. No? Kung tayong tatanungin, no, sa mga pinag-aaralan natin ngayong gabi, di ba? Kumbaga, inulit na nga ng Panginoon yung promise niya na palalayain yung Israel. Di ba? Tapos inulit niya pa isa-isa na ni-recount niya yung ginawa niya kay Isaac, kay Abraham, kay Jacob, di ba? Pagkatapos sinabi niya pa exactly anong mangyayari. Pero ang reaction pa rin ng Israel, broken spirit, di ba? If there's one group of people na we can identify with most probably sa Bible, tayong mga bagong henerasyon ng Kristiyano ngayon, are the people of Israel. Kasi we can identify with their hard-headedness. No? Kumbaga, knucklehead, sabi nga. Matigas ang ulo ni Pharaoh, pero sa totoo lang, matigas din ang ulo ng mga Israelites. Eh. No? Napansin nyo ba? Diba? Pero tayo sa buhay natin, hindi nyo ba napansin, minsan ba't paulit-ulit nangyayari sa atin yung mali? Kasi nga, matigas din yung ulo natin. Di ba? Siminsan sinasabi ng question. Go ahead, dito lang. Kasi di ba si Lord, pag ginausap niya yung tao, maayos niya yun eh. Magagawa niya yung gusto niya. Bakit hindi niya gawin yun sa Pharaoh? Kasi po, dito, he wants to teach. Kumbaga, itong kwento na to hindi pertaining talaga kay Pharaoh. Kasi Pharaoh is just, kumbaga, parang he represents the enemy na si Satan na parang he will do everything para maging killjoy sa mga Israelites. Nag-evolve talaga yung story, no, sa mga Israelites, no. Parang sa atin, no, hindi na naman importante ang enemy kay Lord, hindi naman importante. Ang importante sa kanya tayo. No, nag-evolve ang story ngayon sa panahon natin. Patungkol sa atin. Can I say something? Go ahead. Yeah, actually, hindi niya ginawa yan sa Pharaoh because may verse yan nakasabi na he will make the heart of the Pharaoh parang harden so that he can show his power exactly. And to the Israelites people, di ba? To show to the whole world that he is God and he is the Lord. Exactly. Kasi ang sitwasyon na ito nga, hindi ito patungkol na kay Pharaoh. Kumbaga, pawn na lang siya. Kumbaga, ang bida dito,
gustong sanggipin ng Panginoon, yung Israel. Gusto niyang matuto sila, gusto niyang ipakita na sa kanyang proper timing, perfect timing, at saka he allowed, no? Kumbaga, he allowed yung pagiging matigas ng puso ni Pharaoh para makita ng Israel kung sino siya, yung glorious, yung glory niya, no, na makita. No, sometimes, no, hindi siya ang author ng mga maling, halimbawa, for example, yung nangyari kay Aldrin, hindi naman i-set up, ba, sabi ni Lord, i-set up ko si Aldrin na doon sa madilim na area na naglalakad siya, tapos mababangga siya doon. Hindi ganoon ang Panginoon, eh, no. He will not mean to harm us. Now, some people are careless. In fact, hanggang ngayon, hindi pa kilala yung tao na yon. So, ganun ka-ruthless yung tao na yon. Hindi man lang siya nahinanap yung biktima niya at pinanagutan. Diba? So, ibig sabihin, he used the situation for his name to be glorified. Kahit ng intention ng iba ay mapasama yung kanyang anak. Ang intention ni Pharaoh, mapasama ang Israel. Pero ang intention ng Panginoon, mapabuti. So, he will use yung situation ni Pharaoh para mag-glorify siya. So kahit saan mang situation tayo sa buhay natin ngayon, he will use it, no? Kumbaga, yun doon papasok yung all things work together for good for those who love God and called according to his purposes. Same thing what happened to Joseph. Diba? Hindi naman si Lord ang nagpadala ng problema, eh. Kumbaga, people are greedy, people are envious, people are, you know, are mean to Joseph, and yet he uses that situation para ipakita yung glory kung sino siya. Sa buhay natin. Go ahead, Tita Fe. In other words, God allows the situation to exist in order for man to realize how powerful he is and that everything is in his control. Diba, Pastor? Opo, kasi wala naman pong lordship kung hindi natin makikita yung difference natin sa kanya. Nainako po natin. Kasi paano mong gagalangin yung isang general, nabawa, sarhento ka o kaya private ka sa army. Paano mong gagalangin yung general kung hindi mo nakikita yung difference ng dalawa? Di ba? Kasi pag nakita mo yung general, you are a 20-year-old muscle man na batang-bata, malakas. No? Nakita mo yung general, 50-year-old, 60-year-old, matanda na, gray hair. Paano mong gagalangin yun? Eh, mas malakas ka sa kanya. Di ba? So, pero kumbaga dito, wala kasing lordship, tandaan natin, walang magiging lordship kapag hindi natin nakita yung difference na helpless tayo and we need a helpful God. Kasi nandun yung pride, eh. Ba't ka lalapit sa isang Diyos o tao na mas malakas ka pa? Nanakuha po natin. Kumbaga, the Lord used that situation to establish who is God. Nakuha po natin. Kumbaga, whatever you're into now, the Lord will use that situation to establish not just to you, but to all the people na nakakakita, nakaka-witness ng problema mo. He will establish na He is God. Alam niyo po yan. So, kumbaga, people will mean bad against you, will mean, kumbaga, na magmi-mean sila sa inyo na sana mapahama ka or hindi ka magtagumpay. But your Lord, your God, will make sure He will save you. Para makita mo, maintindihan mo, para matuto kang umiyak sa praise and worship. Kasi sa totoo lang, hindi ko po maintindihan ba't umiiyak yung mga tao nun sa praise and worship, eh. Eh talaga palang hindi ko siya maiintindihan kasi hindi ko naman na-experience yung Lord. Noong sinagip na ako ng Panginoon, tinanggal niya ako sa problema, tinanggal niya yung depression ko, tinanggal niya yung financial problem ko, tinanggal niya ako sa lahat ng mga problema dinadaanan ko, natuto kong umiyak. Kasi naging thankful ako. Nakita ko yung difference namin na Diyos siya, tao ako, kailangan ko siya, kailangan maging dependent ako sa Kanya. Ayun. No. Kumbaga dito kasi, clear na clear yung message ng Panginoon na Israel, I am your God. Ilang beses pinaulit-ulit, sabi, I am the Lord. Kasi sa Israel, Lord lang naman siya pag nakakatulong. O, di ba, ganun din naman tayo mga tao. Makita mo mga tao, pansinin mo. Nasa simbahan, kapag maganda ang buhay,
Ay, kapag may problema. Pag wala nang problema, wala na simbahan. Ginagawa natin genie si Lord, eh. Di ba? Kapag, Lord, pag problema ko, bahala ka na. Di ba? Pero pag walang problema, wala simbahan. Di ba? Kasi wala naman siyang problema. So, kumbaga dito, ini-establish ni Lord na kailangan mo ko, kumbaga mahal kita, no? I want you to know na dapat dependent ka sa akin kasi ako ang creator mo. Kumbaga, yun yung design nun eh. May creator, merong magme-maintain sa'yo, at kailangan mo siya. Di ba? So, dito ini-establish na si Pharaoh, gagamitin niya yung sitwasyon, gagamitin niya yung greed ni Pharaoh, yung pagiging envious ni Pharaoh. Yan, ia-allow na yan. Sige, Pharaoh, papadamahin kita. Pero gagamitin ko yung sitwasyon na yan. Mag-harden ng heart mo, oo, pero gagamitin yung sitwasyon na yan para ipakita sa buong mundo na ako ang Diyos. In fact, meron pang mga next na mangyayari na kumbaga makikita mo mas matigas talaga, patigas ang patigas yung ulo ng mga Israelites, no? Kakasagip lang sa kanila ng Panginoon, tapos na face sila sa Red Sea, eh na naman angal na naman sila. Pagtawid nila sa Red Sea, napunta sila sa desert. Ayun na naman, angal na naman sila. Wala silang makain, wala daw silang ganun. O kaya sawa na. Binigyan sila ng mana, binigyan sila ng quail, angal na naman sila. Kasi nagsasawa na daw sila. Walang ano, naka-identify ba tayo? Walang contentment. Diba? Minsan eh, Lord, ano ba naman yan? Ang init. Diba? Pagdating ng taglamig, Lord, di ba naman yan? Lamig. Di ba? Di ba? So minsan may ganun din tayo. Di ba? Kumbaga dito, dapat reflection natin. We must not think of other people. When we do a reflection, tingnan natin yung sarili natin. Ganito ba ako, Lord? Israelite ba ako? Then, tingnan mo, ano nangyayari sa'yo day by day? Bakit ka pa ulit-ulit sa problema mo? Bakit ka naharap palagi sa ganyang problema? Is it because nagkulang ang Panginoon? Hindi. Kasi matigas din ang ulo natin para tayong mga Israelites. Diba? Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kaya nga ginagamit ng Lord yan para mag-reflect tayo. Diba? So tayo yan. Tayo yung Israelites. Pilit niyang tinatanggal sa kuko ni Pharaoh. Pero tayo kapit na kapit pa rin. No? At saka minsan nagmamatigas pa tayo. Nagmamagaling tayo na Lord, eh, kaya ko naman eh. Diba? Kasi sa totoo lang, pag sinabing accept Jesus as your personal Lord and Savior, sa Savior, wala tayong diskusyon dyan. Kahit sino, sa Savior, kahit sino tatanggap. Ang diskusyon natin dyan sa Lordship. Pag sinabi mo kasing Lordship, binibigyan mo ng authority na baguhin yung diskarte mo, yung buhay mo, yung pananaw mo, perspective mo. Mabigat yun. Diba? Mabigat yung Lordship. Diba? Kaya yung mga nagpabaptize, they accepted Jesus as their Savior, walang issue doon. Kasi siyempre, sisave ka, dadaling ka sa langit. Diba? Pero yung Lordship, yun ang struggle pagkatapos mong pabaptize. Honestly, that's the very honest point. Yun yung naging struggle ko eh. I'm so happy. Thank you, Lord. Sinave mo ako. You're my Savior. Walang issue doon. Pero after ko magpabaptize, yung Lordship, kasi naipag-struggle ako eh. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo to, hindi ko ginagawa, tigas ang ulo ko. Ikot-ikot ako. Di ba? O sabi ng Panginoon, tigilan mo na yan. Di makakabuti sa yan. Hindi ako makikinig. Gagawin ko pa rin. Ikot-ikot ako. Pabalik-balik ako sa scene. So makaka-identify ba ako sa Israelites? Oo. Exactong-exacto. Now, how about you guys? Anything? Any comments, suggestions, or any point of view or other perspective o gusto nyo idagdag sa mga pinag-aaral natin ngayong gabi? Anybody who wants to share? Or you can give your takeaway, no? Who wants to start? Pastor. Mm-hmm. Because napansin ko kasi, di ba, mga reklamo yung mga Israelites? Di ba? Ano yung reklamo nila? Oh, simula pa lang yan, Tita Lenlen. Yung buong Exodus, puro reklamo nila yan eh. Kasi, hanggang dito, Ronami. Sila eh. So, slave sila eh, di ba? So, yep. Hindi nila
laging gusto nila yung maising panahon matapos kagad yung ano, wala silang patient, tsaka hindi nila nakikita yung plano. So ang kaya sila parang ang nangyari, nilid nila sila ni Moses palabas, pero sunod lang sila ng sunod. Nung napagod sila, mabuti pa yung dati kong ano, yung dati kong kalagayan. Parang kinocompare nila dun sa hindi kasi nakikita na yung promise land ni yung promise ni Lord sa kanila. Exactly. Kaya ang tawag nagpo-prosige, kailangan ng reklamo. Ganun po yun si Sir Lenlen, ang tawag doon short-sightedness. Oo. Hindi nakikita yung malayong perspective. Ang nakakita lang si Moses. Pero ang tanong kasi natin diyan, nagkulang ba talaga ang Panginoon para ipakita yung perspective niya? 'Di ba? Paulit-ulit niya nga sinasabi, I am the Lord your God, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Paulit-ulit niya, so binasa naman natin, hindi naman malinaw naman na sinabi niya na ako magdalabas sa inyo. Kumbaga, nire-establish niya pa, kinire-recount niya pa yung mga nangyari, 'di ba? Kumbaga parang medyo ano na nga eh. Ang problema kasi Tita Lende. Ang problema kasi kasi ganito yan eh. Sabi mo ang problema ng Israel yung communication. The reason why walang communication because of broken spirit. Same thing what is happening to us right now. The reason why hindi makakonect ang tao sa Panginoon, no? Bakit dry tayo pagka worship? Parang bakit yung iba umiiyak na, ako hindi pa rin. Bakit? We can't connect because of our broken spirit. Kasi nandun yung pride, ayaw natin bitawan. Lagi na lang iisipin natin, ako baka anong isipin ng ibang kasama ko? Pag nag-altar call, baka isipin nila may problema ako. Eh talaga may problema tayong lahat. Kumbaga lagi tayong self-conscious na parang nandun yung pride because of broken spirit. No? It's because of our sins. Yun ang naglalayo sa atin sa Panginoon. And his outstretched, sabi niya dito, outstretched arms. Lumalapit ako sa inyo. Ayaw niyo lumapit sa akin. Ano nakuha natin? Kumbaga, it's not that nagkulang ang Panginoon, it's more of nagkulang tayo. Diba? Madami siyang ibibigay na pagkakataon na ipapaliwanag niya kung sino siya. It's just that ayaw nating makinig. Kasi nasanay na tayo dun sa dati nating ginagawa eh. Diba? Diba, sinabi ng Panginoon na nangusap siya sa iyo, sabi niya, sige, may papaliwanag ako sa iyong message. Diba? O umaten ka ngayong linggo. Ay, hindi, busy ako. Manonood ako, Lord, ng ano. Tatapusin ko pa yung Korean novela. So it's the broken spirit. We are filled of this world. That's why we don't have time for God. Kaya communication gap talaga. Hindi mo naiintindihan sa Lord. Kaya nandiyan sa time talaga na parang hindi mo ako mapapataas ang kamay, hindi mo ako mapapaiyak or mapapa-praise and worship. In fact, nung nagbago ang Kristiyano, nagpapalik talaga ako para tapos na yung praise and worship. Pagdating ko, sermon na lang. Kasi nga, wala akong nararamdaman. Kasi nga, wala akong connection. Naka natin. So it's very important kasi hindi pwedeng lagi si Lord lang. It takes two to tango. He needs, kasi ginawa niya tayong hindi robot eh. Ginawa niya tayong merong free will to worship or not, to sing or not, to read the Bible or not. May free will tayo. Now, gusto niya, may offer siya sa'yo, willingly, i-accept mo para magkasundo kayo. Para lang ganun. Hello. Okay, take away anybody or any suggestion, comments or questions or take away who wants to start? Sino pong gusto magsimula? Pastor. Go ahead. I think yung education, yung kumbaga yung knowledge, importante yun para makuha. Kasi kung
doon sa time nila, hindi sila ganun ka-modern pa, hindi pa ganun kabilis yung, ano, di ba, yung spread ng news. Mm-hmm. So it's just that word of mouth. So, mm-hmm. ang nangyayari na most likely, hindi rin sila magiging klaro, kaya nagkakaganon sila. But, despite mm-hmm. nun, kung i-compare mo sa ating situation, sa atin naman, vices na yung difference. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Kasi noon, apo. Hindi mo makuha yung ano eh, hindi mo makuha kagad yung salita, yung ano ni Lord. Kasi pili eh. Pili yung tao, tapos wala namang sinabi na in-spread nila yung news eh. So, pero, ngayon, apo. Pero ngayon, kung titingnan mo lang, kasi alimbawa, noon, kumpara natin noon tsaka ngayon. Noon, tama, wala namang text message, group chat, Facebook, Twitter na pag sinabi ng Lord na i-spread agad yung news or yung gusto niyang mangyari, di ba? Compared ngayon. Ngayon, siguro, ububo ka lang. Alam mo na agad. Di ba? May isang nangyaring event lang, boom, alam natin lahat agad because of social media. Di ba? Pero, compared noon at ngayon, noon, very visible ang Panginoon. Nagsasalita siya in an audible voice. At saka nagpapakita siya ng mga miracles na malulupit. Eh, mas matinding signs and wonders yun kumpara sa ngayon. Di ba? Ngayon, ang daming fake news. Ang daming mga videos na kunyari totoo, pero hindi pala. Di ba? Pero kung ako ang papipiliin, mas tingin ko mas madaling maniwala noon. Kasi ramdam mo eh, nakita mo eh. Biro mo humati ng dagat. Biro mo yung 10 plagues. Actually, doon pa lang sa miraculous signs na daladala ni Moses, yung ahas, binato niya yung tungkod, naging ahas. Di ba? Pagkatapos, ginawa rin ng mga magician ni ano, ni mga sorcerers ni Pharaoh. Ginawa, kinain yung ahas nila. Di ba? I mean, those were, ano, kumbaga, nakakapanindig balahibo na there's something na dapat natin paniwalaan, no? Kumbaga, tingin ko mas madaling paniwalaan noon kaysa ngayon dahil ngayon daming fake news, pwedeng palitan yung videos and everything. 'Di ba? So yeah, yung faster news, yes, mas darating ngayon mabilis in a split second, maaring nandiyan na yung balita. Lumindol sa ganito, alam na natin agad. Namatay si Prime Minister Abe, alam natin agad. Alam niyo 'yon because of social media. But signs and wonders ng Panginoon, buong Israel ngayon, ba, isipin nyo, buong Amerika o buong Pilipinas, tatawid tayo ng Pacific Ocean, hinati ni Lord. Wow. I mean, hindi mo kailangan ng Twitter doon para malaman may Diyos. Di ba? Di ba? Matindi yun, di ba? 10 plagues. Nagpadala ng 10 plagues. Pagkatapos, pagdating sa ikasampung plague, yung pinatay, ay namatay yung panganay na anak at saka panganay na mga firstborn ng mga hayop. Tapos yung sa Israel, hindi namatay yung firstborn nila, hindi namatay yung firstborn na hayop nila. Maglalagay ka lang ng dugo doon sa doorpost mo, matindi yun. Mas kapanipaniwala naman yun siguro. No? Kumbaga, that is something na dapat natin tingnan. Ano? Kumbaga, yeah, I mean, that is nakapanindig balahibo. Diba? Yun lang talaga, no? In spite of yun na, nakikita mo na, na-witness mo na, tigas talaga ng ulo, ng mga puso, ng mga, alam yun, and we can identify with them. And we can identify with them. Kasi minsan, ang ganda ng ano eh, ginawa sa'yo ng Panginoon. Tapos, nalimutan mo agad. Isang mali lang, kinalimutan mo na siya. Di ba? Ah, meron akong ano, example, halimbawa. Meron nagpunta sa akin, no? Sabi niya, ano, noon pa to, matagal na nangyari. Sabi niya, "Pastor, pag-pray mo naman ako, meron ako hinihiling." Di ginawa ko, sabi ko, "Sige, gusto mo mag 5-day fasting tayo. 5-day, 5 nights, no? Di tayo kakain ng dinner. Tapos magpi-pray tayo tuwing gabi. Pupunta ako sa bahay niyo, tapos yung ipagpipray natin, kakausapin natin sa Facebook Messenger. Wala pang Zoom nun eh.
So kausap namin, naniniwala naman yung kausap namin na pinagpipray. No, after 5 nights na nag-end, eksakto, na-approved. Na-approved yung hinihiling nila sa Panginoon. Approved. In fact, imposible yun kasi nandaya sila ng sistema. Pero in-approved ng Panginoon. No, kumbaga, gusto niya na pagpalain yung mga bata. No? Kahit doon sa pagkakamali ng magulang. Pero, ang ganda na nangyari. All praises, actually. Akala nga nila, feeling nila, ako yung nag-ano eh. Dahil sa prayer ko, ako yung parang naging reason na na-approved, no? Pero wala naman kinalaman doon. Obviously, galing sa Diyos yun. Diba? Pero sa mata nila, imagine mo, sa mata nila, galing talaga, galing ng prayer mo, pastor, na-approved, gano'n, di ba? Arang gano'n. Pero, the following scenario, meron lang ako nakaligtaan, no? Di ko ata, basta may nakaligtaan akong sitwasyon. Siyempre, tao ka, nakakalimutan mo minsan. Nagtampo. Umalis yun sa simbahan. umalis sa simbahan dahil nagtampo. Pero imagine nyo, di ba? Imagine nyo. All of a sudden, parang bidang-bida ka. Dahil akala nga nila, ikaw yung dahilan kung bakit nakuha nila yung gusto nila sa Panginoon. Pero once lang na nagkamali ka na hindi mo lang napansin siguro or napaka-minor. Ano, ayoko lang i-detail kasi matatawa kayo sa sobrang minor. Tsaka malalaman ko sino yan. Pero nakakatawa lang, nagalit bigla. Alam mo yun? So, I mean, ganun tayo, no? Ganun tayo sa Panginoon. Kasi ganun yung Israelites eh. Kasasagip lang sa inyo sa 10 plagues. Ngayon, humaharap kayo sa Red Sea. Sinisigawan nyo na naman si Lord. di ba? Parang kakasave lang sa inyo. Patas kayo, Red Sea. Nagdududa na naman kay Lord. Pagkatapos, pinalagpas sila ni Lord sa Red Sea. Pagdating nila sa desert, sinisisi na naman nila si Lord. Buti pa daw sa Egypt, kumakain sila dito sa Red Desert. Wala. O, nagpadala ng mana si Lord. Sawa na kami sa mana. Puro mana na lang, everyday, di ba? Laging mali. Wala kang ilulugar na tama. Di ba? Ito yung problema nila. Problema rin natin sa totoo. Wala tayong kasiyahan. Problema rin natin mga tao ngayon. Di ba? Bida si Lord, tapos biglang hindi. Hindi nila naaalala yung ginawang tama. Di ba? Sabi nga, halimbawa, ikaw, I'm sure sina Pastor Bert, no, makakapag relate dito, no. Ayan, si Pastor Bong, si Pastor Ray. Sabi nga, 10 gawin mo na mabuti sa tao, ang maaalala sa iyo yung isang mali na ginawa mo. Di ba? Totoo naman yan, di ba? Ganun din yung mga Israelites, 10 mabuti ginawa ng Diyos. Ang maaalala sa iyo, Pastor, di ba? Halimbawa, pinunta mo sa ospital, halimbawa, tinulungan mo sa problema ng anak, halimbawa, at sinamahan mo sa USCIS. Halimbawa, sinundo mo sa airport ng bago dito sa Amerika. Halimbawa, naglipat ng bahay, tinulungan mo. Ang dami mong ginawa sa buhay ng isang tao. Isang araw, nalimutan mo lang pansinin dahil busy ka. Nagtampo na. Diba? So, ang dami mong ginawang maganda, pero isa lang mali, goodbye ka na. Ganon din tayo sa Panginoon. Honestly. Yung Israelites, ganon din. So, yung sinasabi ng Panginoon, huwag kayong ganun. Makipagrelasyon kayo sa akin. Kasi ang totoong may relasyon, mahaba ang pasensya, hindi tampurot. Di ba? Ito, tampurot tong mga Israelites eh. Di ba? Kayo ba, madali ba kayong magtampo sa Diyos? Kasi ako ganun dati, tatampo ko agad eh. Di ba? Pero ngayon, pinaano niya na sa akin na, ito magtampo. Meron akong diskarte. Meron akong gagawin. No, kasi gusto ko glorified ako. Hindi ikaw ang mag-glorify ako. Kasi ako ang Diyos eh. Gagamitin ko yung sitwasyon na maling ginawa sa iyo. Gagamitin ko 'yan para i-glorify ako ng tao. 'Di ba? So ganun din tayo dapat. Takeaway. Yan. Let's ask si Sir Darren, takeaway, may takeaway ka? Tapos sunod, Anastasios. Pastor, habang... Pastor?
habang naghihintay kay Sister Darren, may itatanong ako. Sige pa. Kasalanan ba sa Diyos yung magtampo sa kanya? Well, yung pagtatampo po kasi, it's a natural reaction. Alam niyo po 'yon. Yung pero kasi yung kasi minsan hindi mo naiintindihan, nagtatampo ka, 'di ba? Pero ang Diyos naman, hindi naman niya, he will not take it against us kasi mahaba ang pasensya ng Panginoon eh. Ipapaliwanag at ipapaliwanag niya sa atin na huwag ka magtampo kasi meron akong gagawin, no? Kabutihan para sa buhay mo, no? Pero kung magstay siguro po tayo, 30 years na tayong nagtatampo sa Panginoon, kasalanan na 'yun. 'Di ba? Halimbawa, nagtatampo ka sa nanay mo or sa tatay mo at 50 anyos ka na, sinisisi mo pa rin sila, ba't nagkawindang-windang ang buhay mo? Eh teka lang, mali na 'yun. 'Di ba? Hindi natin, ba, kapitbahay mo kasi may ginawang mali sa iyo noong 1975. And tagal na noon, 'di ba? Hindi na pwedeng gamitin 'yun, 'di ba? Parang kumbaga in tampo, yeah, it's a natural reaction, pero if we will stay in that sa ganung stage, I don't think na nag-grow tayo, 'di ba? Hindi matutuwa ang Panginoon. Then it will become a sin, 'di ba po? Yeah. Pero initially, opo, I think initially nasaktan tayo, nagtampo, ay kayang-kayang palagpasin ng Panginoon 'yan, kumbaga, kasi papaliwanag naman sa atin eh. 'Di ba po? No. Parang ano ba, kayo sa akin, magtampo kayo sa akin, I will not take it against you, 'di ba? Kumbaga, ano 'yun eh? It's a natural reaction, 'di ba? Pero yung tipong ang sinusumpa mo na yung tao, 'di ba? Ay mali na 'yun, 'di ba? Yun na yung ano. Dahil sa tampo mo, sinusumpa mo yung tao, galit na galit ka, 'di ba? So that is a tantamount to parang gusto mong patayin, no? Ay ang thou shall not kill, 'di ba? Thank you, Tito. Sister Darren, go ahead, take away. Yung take away ko po, Pastor, I think God allows uncertain things to happen because yung sinabi ni brother ano na because he wants to reveal his power. Katulad yung nangyari sa akin lately po na parang na pag ano ko pa yung parang because of anxiety, parang napaano ko yung doubt ko pa sa Panginoon. Mm-hmm. Bakit ito nangyayari sa akin? Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Parang ganun, bakit Lord, inayaan niyo po na parang inaalaw niyo po sa akin na mag-dwell ito sa akin. Yeah. Pero I believe po na gusto lang i-reveal ni Lord yung power niya sa akin na tsaka yung faith na maging strong dahil siya lang po yung makaka-redeem lahat-lahat ng burden ko. Mm-hmm. Tsaka po, makapag-lighten, makapag-remove lahat ng mga struggles ko. Opo. Yun lang po. Thank you, Sister Darren. Yeah. Kasi pag walang brokenness, hindi natin ma-appreciate ang Panginoon. Di ba? And those are attacks kasi, you know, when we feel anxiety, no, panic, or anything na parang will cause us depression, those are attacks, no? Attacks from the enemy. And I experienced that. Na in fact, naalala ko lang si Sister Minnie na experience yan. Papunta siya ng Pilipinas. So excited na siya. And dalawa sila ni Brielle na magbabakasyon to visit her family. And in fact, pagdating sa Philippines, meron pa silang trip kasama yung mga kaibigan namin. Pupunta sila ng Thailand, ng Malaysia. Nakabook na sila sa hotel. Meron na rin plane ticket, di ba? So may plane ticket na sa Pilipinas, back and forth, sa Thailand, Malaysia, back and forth, papuntang Philippines. So it's a done deal, no? Suddenly, for some reason, nakaramdam siya ng separation anxiety, no? Na parang feeling niya, pag umalis siya, hindi na kami magkikita. Na may stuck siya sa Philippines, tapos hindi na siya makabalik dito. All of a sudden, taas tong kabog ng dibdib niya, kinakabahan siya, hanggang sa parang, alam mo yon, parang lungkot na lungkot siya. Na hindi naman nangyayari because she was under attack, no? And because of prayer, and ano. Tapos alam niyo nangyari, she needs to cancel everything. Imagine yon, sayang yung pera, di ba? Parang nakakuha lang siya ng a little amount ng refund, no?
Pero alam mo yun, kasi imagine nyo kung pinush niya yun, pinilit niya dahil sayang yung pera, tuloy ko na lang, kalimutan ko na tong anxiety attack ko, whatever. Siguro mas lalala, di ba? Pero nakinig siya sa Panginoon, sabi ng Panginoon, settle down. No, kumbaga, I will use the situation. And then the reason, kasi isipin mo, Lord, bakit ko kailangan maranasan to? Eh, anak mo naman ako, di ba? Ako rin, tinanong ko rin sa sarili ko yun. Tinanong ko sa Panginoon, bakit ko, Lord, kailangan maranasan itong anxiety attack, itong parang separation anxiety, itong parang claustrophobic ako. Sumisikip yung dibdib ko. Pagka masikip, yung pagka, nabawa, pumasok ako dun sa, ano, sa restroom, di ba, maliit ang restroom, parang sumisikip yung dibdib kong ganun. So, claustrophobia. Bakit ganun yung nararamdaman ko, Lord, ako? Alam nyo, na-realize ko lang, no? Na-realize ko lang after siguro ilang years after ko na-experience yun. Kaya ako pala na-experience yun kasi there will be people na lalapit sa akin at sasabihin nila na-experience sila yun. Kung hindi ko na-experience yun, sasabihin ko sa kanya, nako, minum ka lang ng Tylenol, mawala yun. At saka diba sa mga Pinoy, arti-arti mo, anxiety, pang mayaman lang yan. Di ba? Mga ganun, ganun yung sagot natin, di ba? Pero it's true. It happens. Lalo na itong pandemic, ang daming anxiety attacks, no? Kumbaga, parang hindi natin siya siniseryoso, yung mental health, no? Pero ako, na-experience ko siya, sabi ko, kaya pala pina-experience siya sa akin, Panginoon, para pag nilumapit sa akin bilang pastor, maintindihan ko sila. I'll be more compassionate, praying for them. And alam mo yun, parang alam ko yung hindi ko sila sisisihin or alam mo yun. Minsan kasi tayong tao, makasalita lang. Alam mo yun. No, sometimes you don't have to say anything. Just listen and pray for them. Alam mo yun. Kasi minsan sa kakasalita natin, minsan doon pa tayo napapahamak. Eh. Minsan magdudunong-dunong tayo. Ay, wala yan. Ano lang yan. Ganito. Tapos wala naman tayong, hindi naman tayo backup by datas. Ano mo yan? Or anything na about doon. Pero ako, na-experience ko, I can say na totoo yun at hindi biro. Mabigat, mahirap ang pinagdadaanan ng ganun. So, kumbaga, doon ko na realize, okay Lord, kaya niyo pala ako pina-experience ng ganun. Hindi dahil sa gusto niyo akong pahirapan. Dahil gusto niyo lang akong, ano, kumbaga, gusto niyo akong maging maintindihin pagdating sa ganung pagkakataon. Kaya, yun, si Sir Darren, huwag kang maglala, pinagpe-pray ka namin, and that will come to pass, no? At the Lord will remove that feeling, no? Kagaya na na-experience namin. Diba? Nawala naman siya. Yan. Ayan. Magpabili ka lang, sister, kay Brother Noel ng bagong diamond ring. Baka maibsan yan. Okay. Bagong iPad. Mga ganun. Joke lang. Kung si Sister Jasmine daw, magkakaroon ng anxiety, ganun daw gagawin niya. Papabili siya ng bagong cellphone, ano, Sister Jasmine. Meron na po. Meron na. Akalain mo, no? Meron na. O kayo, mga Anastasios na tayo. Sige, ano ang inyong takeaway? Ako po, sa akin po, ano, di ba may yung mga hinihiling natin kay God, pre-prepare natin na hindi agad-agad nangyayari. Like nung papunta kami dito na ang dami-dami naging problema po. 14 years. Na sa 14 years na yan, parang feeling ko parang bakit, ano bang dahilan ni God? Bakit ba ayaw niya kami pagsamahin? Yung parang hindi kami makumpleto-kumpleto po, ganun. Yeah. Pero meron palang perfect timing kung bakit po nangyari yung mga ganung bagay. May dahilan po pala. Kaya, yun, medyo guilty ako kasi nagtampo ako nun. Pero ngayon, naintindihan ko po na dapat hindi tayo nagtatampo, hindi tayo nag-question kasi hindi naman tayo iaanan ni God ng isasabak ng bigla na lang na magsisisi tayo bandang huli. So, pinaka-iingatan niya po tayo na pagdating sa point na magkasama na kami, magiging okay na po lahat. Yun po. Sama pa naman ang feeling pagka na-realize mo na yung tinatampo natin sa Panginoon, meron naman pala talaga siyang
plano na gagawin na kakaiba, di ba? Opo, gaya nga, experience niyo yung, ano, yung beautiful reunion niyo as a family, tapos nagkaroon pa kayo ng another blessing. Di ba? So parang, ay Lord, nakakaya naman nung ano eh, duda kami ng duda sa'yo, pero may anaya pa pala kaming blessing. Eh, who would thought na magkaka-baby kayo na, alam niyo, made in America. Kami rin, ganun din eh, na parang wow, mayroon pa kaming ano, kasi okay na ako sa dalawa eh. Pero alam mo yun, bless kami ng Lord. So, yeah. Kaldrin, anong takeaway mo? Sa akin po, ano, God allows us to go through tests so that someday it will become testimonies for His glory. Amen. Ganda yan. Test that becomes testimony. Mess that becomes message. Victim and become a victor, di ba? Apo. Thank you. Tita Fe, kayo po, ano pong inyong takeaway? God wants us to know that Apo. We can trust Him in everything. Mm-hmm. And sometimes we get discouraged. It's just normal. But as we continue to trust in Him, He will really give us what He knows is best for us. Mm-hmm. And so our God is great. Amen. Whatever happens to us, we have to consider it something temporary, mm-hmm. thinking that we can trust Him, and in the end, He will give us the best that He can. That He knows is best for us. Amen. Thank you, Tita Fe. Tita Amy, ano pong takeaway niyo? Ay, ako po. Wala po akong dahilan para maghimot sa Panginoon kasi sa dami ng hindi naman nagkaanan ko sa sakit, ganyan, sa katawan. Hmm. Kala ko hindi na ako mabubuhay noon. I mean, ang hirap ng may sakit sa puso. Parang hindi ka na parati kang hinihingal, ganyan. Akala ko inila ako ng Panginoon na yung kamay niya ay hindi naging short para sa akin. Yeah, parati niya akong hinihila galing sa lugmok ng karamdaman, sa lahat ng problema ng pamilya na at least nadala ko dito. Mga anak ko, si Alvin, ganyan. Lahat po. So, wala po akong dahilan para magreklamo sa Panginoon. All praise and thanksgiving po ako. Kahit so, kahit na magkasakit pa ulit ako, tatanggapin po dahil wala na po ko masabi. Dahil all praise and thanksgiving na lang po sa Panginoon. Sabi nga ni quote of the day, sabi ni Tita Amy, wala siyang dahilan para mag-emote sa Panginoon. Alam niyo ba si Tita Amy, kung si Aldrin eh na surgery yan dahil sa accident, si Tita Amy survivor yan. Di ba po Tita Amy ng heart problem? Yeah. Dalawang best na po na surgery sa heart. Kung alam niyo lang yung dinaanan ni Tita Amy, eh, matinding testimony rin yun. Di ba? So, yeah. God is good. Sobra. God is good talaga. Amen. Okay. Si Sir LV, Pastor Bert, any takeaway po? Reciting Psalm 23. Kasi po, sabi nung sa Psalm 23, meron pong verse, and even though I walk the shadow of the body of death, I will fear no evil. Di po ba? Kasi listen, opo, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang dami pong mga bagay. Siguro sa ating lahat, makakarelate po kayo doon sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Sometimes we experience such things na to make us to remind us that there is God, mm-hmm. to remind us that we can depend on someone that is very powerful, di po ba?
always with us. Kasi minsan nakakalimot po tayo kasi minsan nadidetach po tayo because yung kalaban eh inaano tayo na kino-confuse niya tayo to detach from his power, no, from sa Panginoon, sa presensya niya. But sabi, but the Lord is always reminding us that He's God. Hindi niya tayo pababayaan kahit nasaan pa tayo, ano pang mangyari sa buhay natin. Mm. Even yung sa time na malapit ka ng may maaksidente or mga time na you are really into ano, yung parang napaka-down. Kasi nangyayari po yun sa atin. Yung mga anxiety, yung malungkot na yan, yung mga problema na napakarami. But the Lord is there, di po ba? Hanggang ngayon, nakatayo pa rin tayo sa Kanya. Because He always reminds, even the Israelites were also reminded many times na I'm the Lord, your God, di ba? Ako yung Diyos, ako yung bahala sa inyo. I have plans for you, di po ba? So yun po yung nakikita ko na ang Panginoon, kahit na ano, saan po tayo makarating, saan man, ano man po yung pagsubok na dumating sa atin, alam po natin in our hearts that we have God, that the Lord will be with us. Amen. And will, siya po, sabi nga, meron pong kanta, siya ang super ng buhay, dito ka sumakay, at ang buhay mo'y panghabang buhay, di po ba? Yun po ba? Meron pong kanta ganun. So, let the Lord drive our life po, para po makita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Well said. Yeah, Pastor Bird, may dadagdag kayo? Happy ka. Super na buhay. Well, yung siguro yung ano, yung the only thing that I see in this passage na binasa natin na the Lord is reminding us na where we came from o kung ano yung identity natin. Dito pinaalala ng Panginoon yung covenant niya. Yeah. Kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Mm. Sabi niya din, nagkaroon ng genealogy, ano? Yeah. In order for them to trace where they came from. Na amen. Yung pinanggalingan pala nila, merong Diyos na nangako sa kanila that He will be their God and they will become be His people. Mm-hmm. And so dito nakita ko na many times the Lord 7 times or 6 times I will save you or I will redeem you. Yeah, redemption, makikita natin yung redemption. Then sabi niya dun sa verse somewhere in verse I will take you to me for a people, sabi niya verse 7. And yung succeeding verses sabi niya parang not only redeem us, but adopted us as His people or His children. Na tayo kanyang mga anak bilang isang ama. Hindi, sigurado, kung ikaw ay ama, ay hindi mo mapahamak yung mga anak mo. Mm-hmm. Then makikita rin natin doon na I will bring you into the land, yung verse 8, yung covenant niya. As if na this is the thing that they forgot, no? And nahumaling sila sa Egypt and for so many years, and yung uling ang Pharaoh, he forgot the God of Joseph. Kaya dito nung pumasok sila, and when the Pharaoh was threatened and they were enslaved, no, doon sila nagkaloko-loko yung ano nila. They forgot their God for so many years. How many century? 4 centuries, ano? 400-something years. Mm-hmm. So, nakalimutan nila. So, siguro dito ay pinapaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang mga pangako, no? Amen. Na let us hold on, even though sometimes we cannot see through our literal eyes the promises of God. Sabi niya nga, na yung kanta, I forgot the kanta. Na kapag hindi mo raw mahawakan yung kamay ng Diyos, magtiwala ka sa puso mo na siya ay nandyan. You can hold unto the Lord. So yun lang po siguro na in our journey as a Christian, walang pinagkaiba sa mga balayan ng Panginoon, yung mga Israelite na they're stubborn, they're always murmuring, complaining.
because they forget how to call upon him, the not only their savior but their lord, no? Minsan yun nga yung kaligtasan ng Panginoon natanggap natin, pero yung paghari niya sa buhay natin nakalimutan natin. Sometimes we do things on our own, no, na matigas ang ulo natin. Pag tinalo tayo ng Panginoon, doon lang tayo makakaisip po nga pala. I no longer my own. Hindi ko na sarili pala yung sarili ko. Eh, ito'y pala sa Panginoon na talaga. So, siguro po, yun na po. Na, let us always remember the covenant of the Lord and His promises. Amen. Thank you, Pastor. Ano man yung mangyayari sa atin. Mm-hmm. Justine? Meron na. Go ahead, Tita Fe. Meron po ako, Pastor, idagdag. Yung, sige po. A part of the story of Moses was that he was very much discouraged. Mm. You know, his spirit was really gone, you know. And ang maano ko dito, we should never be discouraged, because whatever situation we are in, it may be something adverse, but that we have to really trust in the Lord, because He is in control of everything. Mm-hmm. Like panahon ng gera, masama masyado yung mga nangyayari sa World War II. The soldiers, the Korean soldiers, Japanese soldiers were very cruel to the Filipinos. Meron pa yung ano nila ng bayonet yung expectant woman, mother, tapos itos sa taas, taluin ang bayonet, and then paparusahan yung mga husbands from 10 in the morning until 4 in the afternoon. They will make them kneel on pebbles on the street. Masakit yun sa mga tuhod, with stretched arms, and then they will be made to kneel there for hours from 10 in the morning until 4 in the afternoon, the hottest part of the day. And their families would be really brokenhearted to see their loved one na ganyan ang treat, ang nangyayari sa kanya. Pero God is really wonderful, because God allowed all these things to happen, but in the end, God really saved them and blessed them. So ito ay good example ng yung mga situations na nararanasan natin. And we should never be discouraged, because there is always victory for us. God will never forsake us. Everything is in His control, and He will never neglect His people. And the scripture says that He always hears the cry of the righteous. Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Tita. Justine, do you have a takeaway? Yes, po. Well, for me, I learned from the story how the Israelites were impatient. Mm-hmm. And I think I can relate to that. Mm-hmm. Even though I know God keeps His promises, and that I should trust in Him, and that He keeps His promises. Mm-hmm. I know I'm not perfect. I still get impatient. Mm-hmm. So I think also the pride. Mm-hmm. To think that
God should do it right now, whatever I'm asking for. As if I know the timing, but I don't. So I think, yeah, I learned I need to be patient more, to, you know, humble myself, to remind myself that I'm not in control, God is. So I should just trust. Amen. Yeah, okay. That's my takeaway. Thank you. Thank you. Brother Shane, any takeaway? My takeaway is it's similar to Pastor Bert. It's like, for me, it's, you know, we have to trust the Lord, that the Lord is our God. And the reason why we're having a broken spirit, because we forget the Lord. We forget to pray. Well, in fact, he always said, even Jesus Christ said that, you know, stand up, kneel down and pray to his disciples. Why are you sleeping? So that's why, if we don't pray, my takeaway is, like, if you don't trust God, and if we don't call upon his name, you know, we keep on sinning, and the sin and our sins is gonna devour us. So. And actually, it's similar to my profession as an occupational therapist. If you're just gonna let your self doing what you're doing, even though it's wrong, it will become a habit, and then it will become a routine, and it's really hard to change a habit unless we're gonna call upon the therapist. So if we have a broken spirit, if we're not gonna call upon God, then we're gonna keep that broken spirit is gonna keep on devouring us. So we should always pray to God and always thank God, you know, all the blessings that we have, since in fact one out of 10 only came back to say thank you, though. So yeah, I guess that's my takeaway. Thank you, Brother Shane. Yeah, si Jesus nga eh, nire-role model na yung prayer eh. Tutulog yung mga kasama niya. Di ba? We should, yata, parang di tayo ma-devour ng broken spirit. Tama yun. We should be up in our toes. No? And continue our relationship with God. No? Have a great prayer life and Bible study. Sister Pepot, meron po kayong takeaway? Take away ko, Pastor, siguro. Matrawback ko lang. Kasi ako noong bago-bago ako dito, apo, it took me 15 years bago na ako uwi. So talagang broken-hearted ako. Talagang, di ba sabi nga natin kanina, kailangan ba tayo magreklamo sa Diyos? Talagang kinu-question ko ang Diyos noon. Apo. Bakit ito nangyayari? Tatlong beses ako lumipat ng lawyer, ganyan. Mga anak ko, hindi ko makuha, ganyan. Tapos, dumating yung point na kami ni Ate Amy nung nasa New Hope, nagko-compare kami, dumating si Alvin, ako nagkaka-problema, dumating mga anak ni Ansel, nagkaka-problema. Tapos sinabihan pa ako ni Pastor Dondi na siguro hindi ka para dito sa Amerika. So lalo akong para bang nag-disappoint ako. Sabi niya, siguro tita Pe, parang hindi ka dito sa Amerika. Sabi niya, ganyan. Di, ang sakit noon, di ba? Kaya lalong kinukwestiyon ko, Lord, ba't ganun lahat sila nasagot muna, ba't ako hindi? Tapos lately, pagka nag-uusap kami ni Tate, na-realize ko ako. Kaya pala hindi sinagot ni Lord na ganyan, kasi kung dumating agad sila, baka hindi sila nakapagtapos. Ang spiritual nila, hindi ganun kataas. Yung parang ako lang pala ang nagiging problema, hindi naman pala si Lord, ganyan. Kaya tama lang na questionin natin si Lord paminsan-minsan, pero huwag tayong mag-depend sa understanding natin. I-ano natin yung, ano ang will ni Lord para sa atin. Kaya doon nga sa mga nagre-reklamo sa mga Israelites, parang tayo, parang ako yun noon. Yeah. Ang dami kong reklamo. Oo. Yun. Kaya ngayon, I thank God na sinagot niya na lahat yung mga tanong ko. Yun. Tapos, there was a time, Pastor, na nung nasa Pilipinas si Ben, nakitaan na rin siya dun sa heart niya na may black. Pero hindi inalaw ni Lord na may mangyari sa kanya hanggang sa nakarating siya dito.
Kasi kung sabi nga namin ni Faith, siguro kung nangyari sa papa mo yan, baka hanggang ngayon, baka umpatay sa utang. Ganyan. Mm. Kaya, all things work together sa nangyari sa amin. Kaya I thank God na in His time, nangyari lahat ito, hindi sa in our time. Mm-hmm. Amen. 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 Yan. I agree. Boundless, no? Malaya tayo kung saan natin gustong tumira or pumunta. Boundless tayo. No, kumbaga, ang Panginoon ang magsasabi kung para saan tayo. Kumbaga, walang tao ang magsasabi o magdidikta sa atin kung saan tayo pupunta o saan tayo lulugar. Kumbaga, walang karapatan ng kahit sinong tao magsabi na para dito ka o para doon ka. Panginoon ang magsasabi nun, kumbaga. Yeah. So, thank you, Tita Pepot. And Pastor Bong, thank any takeaway? Ano yung about Moses. Imagine, personal na sila nag-usap ni Lord. Pero ganun pa rin yung dahilan niya na inis niya na incapable siya. So, binigyan siya ng help through his brother, younger brother, Aaron. Ang takeaway ko roon, when God calls you, He will equip you. Tapos, He's not looking for your capability, but He's looking for your availability. So, in sa pastor, ano? Ang alawa, yung tungkol sa verse 7, then you will know, I will take you as my own people, and I will be God. Then you will know that I am the Lord your God who brought you up from under the yoke of the Egyptians. May relate ko to sa past experience ko, anong bago ako sa employer ko ngayon, kung maltreat ako ng binatnan kong office mate, para kung kwan ba, para kung slaves, para kung alila. Then yung mga consultants, tinatanong ako, sabi sa akin, ba't ka nag-stay pa rito? You better leave. Tapos may isa pang inspector, sabi niya, Christian din yun, sabi niya, you're child of God, don't let anyone use you as a rag. Parang, kwan ba, basura ganun. Pero, I thank God, later on, ika nga eh, sabi ni Lord, vengeance is mine, I will repay. Sa Lord, yung nagmamaltreat sa akin na tao, one day, na-kick out, he was escorted by school police ba, tinanggal sa job site. Parang naging persona non grata na siya. So, tanggalan ako ng tinik. I thank God for that. So, ayun ang kwento ko, Pastor. Share ko lang. Siyang gumawa. Siya yung nag... Thank you, Pastor Bong. Yeah. God is in full control talaga. Yeah. At hindi siya, he's just... Hindi siya bulag, hindi siya bingi. Di ba? Pastor Rave, any takeaway? Pero Pastor, kung pinag, parang may naririlito ko noon, sana malipat. Saan? Yung sana malipat, Pastor. Sana? Hindi, lahating lang yan. Sana malipat. Oo, malilipat yun. Maniwala ka, tamo. Agree ako dyan. Agree ka dyan. Go ahead, Pastor Rave. Sa akin, Pastor, similar lang din kina Pastor Bert at saka kay Pastor Bong in relation to the story. No? Kasi kung titingnan nga natin yung kwento itong Exodus, lahat ito kay parang kay Moses lahat sinasabi ng Panginoon. So, sa akin naman, sa buhay natin, minsan kahit matigas ang ulo natin, yun ang parang nature natin. Sinasabi ng Panginoon natin na gawin mo to, gawin mo yan. Tapos, matigas pa rin. Parang
Mm. Yung ugali ng tao minsan nagre-rebelde parang eh ba't ko gagawin yan? Okay naman yung buhay ng ganito. So, pero pinapakita ng Panginoon dito na kahit matigas ang ulo mo, ang ulo ni Moses eh, nasabi pa rin niya na gawin mo pa rin to. Gawin mo pa rin yan. Yan ang gusto kong mangyayari. So, dito parang ang Panginoon ang haba na pasinsya eh. Yep. Yeah. Yung siya yung nagpapasinsya pa kay Moses eh. Kasi para ang kulit niya, para ito niya sinasabing hindi ko kaya to, hindi ko magagawa to. Parang gano'n. So, but at the end naman ng kwento na to ginagawa niya. Pero, siguro sa buhay natin eh, napapansin ko lang kailangan pakinggan natin yung boses ng Panginoon kung ano yung sinasabi niya sa atin. Siguro gagawin natin yung gusto niya mangyari, especially na sa church natin. Marami siyang plano na pwedeng gawin natin at tingin ko naman eh pinapakita niya sa atin yun sa ibang paraan. Ako sa experience ko lang sa buhay ko eh nung hiningi ko sa Panginoon yung pasensya eh sabi ko Lord, abahan niyo po yung pasensya ko. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan ako ng maraming problema. Yeah. Pero totoo talaga talagang ngayon parang hindi ano na eh yung mga problema na dumarating sa akin, parang hindi na siya ano. Kasi naranasan ko na yung matitinding problema eh. Parang wala lang, sabi ko nandiyan naman yung Panginoon eh. Ayun nga, nalang nga ako ng trabaho ng 2 months ago, parang wala lang. Okay lang, parang ganun. Kasi alam ko naman, Panginoon, bibigyan ko, papalit ka ba ng trabaho? Hindi naman, hindi ka naman niya bababayaan eh. So, yung mga experiences natin sa buhay, yung mga trials na nangyayari, sa akin eh, parati kong binibigay sa kanya. Kahit sa umaga pa lang pag-disting ko. Binibigay ko na sa kanya yung buong araw. Para yung end of the day, masaya. Alam mo na. Kahit may mga konti problema, pero alam mong backup mo ang Panginoon, parang si Moses, alam niyang nasa likod niya yung Panginoon, kaya malakas na loob din niya. So, ganun din tayo, pag nasa likod natin yung Panginoon, oh, di ba, parang feeling natin ni Superman tayo, parang ganun. Amen. Saka, sinasabi naman niya yung covenant niya doon kay Abraham, isa ka sa Jacob. So, maniwala tayo doon, then sinasabi niya, kung hindi tayo naniniwala, eh, di parang hindi ka rin naniniwala sa kanya. Ganun na rin yan. So, yun lang, Pastor, yung parang sinasummarize ko lang yung mga nakasulat dito sa ano, yung mga promises ng Panginoon sa atin na huwag natin kalimutan dahil pag na-recall natin yung mga promises niya, tumitibay sa sarili natin yun eh, na nandiyan talaga siya, ano, nasa likod natin. Umaakay siya pag nakumbatay. Amen. Thank you. Thank you. Okay. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan, next Friday, pag-uusapan natin mga salot, no? Plague. Yung 10 salot na pinadala ng Panginoon dahil matigas ang ulo ni Pharaoh. Di ba? So, ano yung pwede natin matutunan dito? At i-detail natin ano yung mga salot na yun, isa-isa. Di ba? Tsaka we will try to visualize, no? Paano kung pinadala ng Panginoon yung salot na yun ngayon, paano tayo mamumuhay, di ba? Napakahirap. So manalangin tayo na sa gabi na to sa ating pagsasara. Tayo po ay let's bow our heads and close our eyes. Maraming salamat po. Ang dakilang Ama namin sa langit. Salamat po, Panginoon. At napakaganda po ng aming usapan patungkol, Panginoon, sa inyong salita. Dakila po ang inyong salita, Panginoon, na nagbabago ng buhay at nagre-repair, Panginoon, ng broken spirit. Salamat, Panginoon, at pinapalalahan ninyo kami na ang promise nyo will stand forever. Hindi po kayo Diyos na nalilate.
eksakto kayo dumating pagkailangan namin kayo. Salamat Panginoon na pinapaalalahan mo kami na huwag kami magduda, huwag kami magtampo at darating ka sa tamang panahon. At ang tulong mo, ang outstretched arms mo ay nandyan Panginoon upang hipuin kami sa tamang panahon Panginoon. Panginoon, tinataas namin sa aming panalangin ang mag-asawa Panginoon na parents ni Justine, yung apo ni Tita Fe Panginoon na masama ang pakiramdam ngayon Panginoon. Humihiling sila ng panalangin na pagalingin po sila sa mga oras na to, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Tinataas sa aming Panginoon, yung kapatid namin, Sister Darren, Panginoon, na nakaranas, Panginoon, ng anxiety, Panginoon, nakaranas, Panginoon, ng claustrophobia, nakaranas, Panginoon, na mga bagay na hindi niya maintindihan, Panginoon, na ako mismo ay nadanasan ko rin noon. Dalayan ko, Panginoon, na yakapin niyo po siya sa bawat sandali, Panginoon. We rebuke, Lord God, any spirit of attack by the enemy, by your blood. We just claim it, Lord God, that you will clear her mind. We speak that you will clear her heart, that there will be no more feeling of anxiety, Panginoon. And you will use this situation, Lord God, for her to learn from this and use this, Lord God, mightily, Panginoon, as she ministers to a lot of people who will eventually suffer the same thing, Lord God. And you will use her experience, Lord God, to help these people, Lord God. I pray, Lord God, a good night's sleep for her tonight. I pray, Lord God, a safe environment for her kids, lalong-lalo na, Panginoon, yung kanyang pinagdadalang tao, Panginoon, yung baby niya. Ganun din si Noel, nataas namin, Panginoon, ang kanyang kaligtasan. Kung nasa trabaho man siya, Panginoon, o nasa bahay, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang ingatan, bigyan ng tamang kalakasan ng katawan, Panginoon. Ilayin niyo po sa sakit. We just claim healing after healing after healing kay Sister Darren. As well as kay Patrick, Panginoon, Patrick Noel. we remember him in our prayers, Lord God, na kayo po magpagaling sa kanya. At gusto po namin makakita ng milagro na po, siya po ay lumalakad at siya po ay talagang pinagaling niyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin. Salamat, Panginoon, at pinagaling mo na rin sina Sister Fepod, sina Tep, Panginoon. Maraming mga tao pa, Panginoon, na nag-under the weather. Pero excited na po kaming bumalik, no, sa Linggo at hiyain ang enemy sa ginawa niya sa amin, Panginoon. At ipakita na ikaw ang full control sa buhay namin. Tataas sa amin ang pangalan mo. Lahat ng sitwasyon na hindi maganda, ginagamit mo para sa aming kabutihan. At tinadakila ka namin, Panginoon. Ito ang aming samot sa aming dalangin. In Jesus' name, amen. Amen. Alright, magandang gabi sa lahat. At picture-picture tayo para pagdating ng panahon, maaalala natin ang bawat isa na tayo ay kasali sa life group na to. Pagka 91 na rin tayo, gaya ni Tita Fep. Ayan. So, all right. One. Ito ka. Hintayin natin sila. Okay, okay. Okay. One, two. Okay. Si Jasin pa pala. Jasin, would you like to open your window and show us your smiling face? Cherry and Justin. Okay. One, two, three, and smile. There you go. God bless you guys. We'll see you on Sunday. We're excited night. To see you. Good night, po. Good night, po. Good night, po. Bye-bye. Good night. Bye. God bless you, guys. God bless you.